Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon Diyos for giving us the privilege to worship Him together. Maging ho sa gantong means sa magitan ho ng video at hiningi kong panalangin ko po na talagang let us really concentrate in listening and exalting God together. Sama-sama po tayong itanghal natin ang Panginoon Diyos. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, pagluluto, medyo isang tabi natin muna. Ngayon po, gusto ko lamang pong tayo po'y magpatuloy sa ating pong bagong serye. Sinimulan ho natin to last week. Sabi natin, be rooted, know God's name. Now, ano po bang relasyon ng be rooted at ang pangalan parang magkahiwalay na magkahiwalay? But the truth is this, when we know God's name, kasi God reveals Himself to us by His names. At itong pangalan na ito ay napaka-importante because even us, ito po ay nagtutukoy ng ating identity o pagkakilanlan. Ito po ay tumutukoy ng ating pong karakter o katauhan kung tayo tao. Pero sa Diyos, siyempre siya ang kanyang karakter. Ganun din ang kanyang pinagpapahayag ito ng ating reputasyon, nagpapahayag ito ng ating kapangyarihan or authority. O kaya ito po ay meron pong kaakibat na ganoong bagay. Kaya pag sinabi mong pangalan, napaka-importante ho yan. Kaya ho naalala ko po maging si Pedro. Nung nag-una silang nagtagpo ni Jesus sa Juan, kabanatang 1, talatang 42, ano na sabi niya? Tinitigan siya ni Jesus. At nung tinitigan siya ni Jesus, sabi niya, ikaw ay si Simon, anak ng ni Jona. Alam niyo po ba, yung pa lang yun ay nagpapahayag na ng malaking pagbibigay halimbawa ng karakter ni Simon. Na sinasabi niya, Simon mula po sa isang sa salitang tambo. Sabi niya, andali mong masway, madali kang pagnahangin, nasisway ka na kaagad. So it speaks about the character of Peter. Pinapakita ng Diyos how He knew him so well. At alam sabi niya, at ikaw ay tatawaging Cephas o salitang Pedro. Matibay na bato, yan, na hindi matitinag, ikaw ay magiging matibay. And sa totoo lang, yun ay mga pangalan na parang nagpapahayag ng propesya, kaya nagbibigay ng pananampalataya, na nagsasabing kahit anong mangyari, ikaw ay magiging Pedro. Maaring sabihin mo, bakit hindi nyo ba alam Panginoon Diyos na siya po ay ipagkakanulukay niyan o kaya ay kay itatanggi ng 3 beses? Hindi nyo pa alam na i-rebuke siya ni Paul? Alam niya lahat yun. Kaya the Lord has already provided everything because it is a declaration of what God wants him to become. And ngayon, ito pong pangalan ng Panginoong Diyos, nakakatuwa, ito rin po ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, nagpapahayag ng identity ng Diyos, nagpapahayag ng karakter ng Diyos, nagpapahayag ng reputasyon ng Diyos. Kaya nga, napaka-importante ang pangalan na yan. Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, wag na wag niyong gagamitin ang pangalan niya nang walang hindi pinapahalagahan. Kaya thou shalt not use the name of the Lord in vain. Wag na wag niyo yung gagawin ganoon. Kaya sabi niya, you make sure. Kaya ganun din tayo, when we carry the name of Christ, we make sure that we reflect Christ's character. Kaya naalala ko si Alexander the Great, nung nakita niya kanyang sundalong tatamad-tamad, sabi niya, tinanong niya, ikaw, sino ka? Anong pangalan mo? Tatamad-tamad, parang gano'n, taantok-antok, tutulog-tulog, sabi niya gano'n, anong pangalan mo? Alexander po. Alexander, sabi niya, magbago ka na ugali o kaya magpalit ka ng pangalan. So pinapili siya ng dalawa, magbago ka na ugali o magpalit ka ng pangalan kasi ang laking kahiyan nun. You carry the very same name that I carry, Alexander the Great. Kaya nga tinawag siya Alexander the Great. Kaya ho, ganun din po. Kaya itong pangalan na to ay napaka-importante. Now, hindi lang ho siya importante. Kung alam natin yung pangalan, mapapanghawakan natin yung pangalan, yan ang ating mapag-uugatan. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng mga problema sa buhay. Ang dami nating problema sa buhay. Pagising pa lang sa umaga, ang dami na nating bagyong hinaharap. Bagyo ng trabaho, bagyo ng pamilya, bagyo ng emosyon, bagyo ng kaisipan. Lahat ng yun hinaharap natin. Saan ka nakaugat? Kumbaga sa pelikulang Ghostbuster, when something strange in your neighborhood, sinong tatawagan mo, di ba? There is a name to call. And if there's something wrong, and if there, kung punong-puno tayo ng mga hamon sa buhay, sino ang tatawagan mo? James beautifully said this in James 5 verse 13. When you have problems, when you are in trouble, ano sabi niya? Pray! Pray! Marami sa atin, pag marami tayong problema, anong ginagawa natin? Di ba?
kung kanino tayo tumatawag. Sa halip na tumawag sa Diyos, tatawag sa kaibigan, nag-iisip na kaagad ng kung ano-anong gagawin, kung utang man yan, mag-iisip ng uutangan. No, you pray. Ngayon, kung ikaw naman ay, sabi nga, ikaw ay masaya, you sing praises unto God. So in other words, you call upon Him. You worship Him. Kung masaya ka, you worship Him. To remind yourself at paalalahanan ng bawat isa sa atin na tayo ay nagtatagumpay hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa Diyos. Because everything comes from Him. Lahat ng bagay nang gagaling sa Kanya. Kaya sabi ni Jeremias, napakaganda, sabi nga noon, this is what the Lord says. Huwag kayong mga sabi niya, huwag kayong magmalaki ng iyong katalinuhan. Sabi niya, huwag kayong magmalaki sa magitan ng inyong mga lakas. Huwag kayong magmalaki sa inyong mga yaman. Sabi niya, bakit? Kapag ikaw ay dumaan sa problema, dadaan ka sa problema, minsan hindi mo, yung katalinuhan mo hindi sasapat. Yung lakas mo hindi sasapat. Yung yaman mo hindi sasapat. Nung binagyo tayo ng Ulysses, makikita nyo, minsan yung mga mayaman at mahirap, pare-pareho lang lahat. Tinamaan ng bagyo, pare-pareho, nangangailangan ng tulong. Kaya biglang may mga pagkakataon na ang talino mo, kailangan mo pa rin ma-rescue dahil yung baha, hindi mo kayang daanin sa talino at kung kumpitin mo man yung dami ng tubig, yung volume ng tubig, it doesn't change. Kaya ho, huwag niyong magmalaki yan. But sino pagmamalaki mo? Sabi ng Panginoon Diyos, but let the one, kung kayo man managmamalaki, ipagmalaki niyo, nakilala ninyo at nauunawaan ninyo, ako o ang Diyos, ang sabi niya. Inakiunahan niyo ang Panginoon. Di ba? Napakadakila niya. Bakit? Sabi niya, dahil I am the Lord. Di ba? Who exercise mercy. Ako yung nagkakaroon ng awa. Ako yung mayroong justice, katarungan, at katwiran. Dito sa kalupaan. At ikinasisay ako ang mga bagay na ito. Ang pahayag ng Panginoon Diyos. Lalong-lalo na ito makita niyong Lord na Lord. Mamaya ipapaliwanag sa inyo para sa ating tatalakayin ngayon. Kaya napaka-importante, we are to be rooted by knowing God's name. It is a picture of a strong tree that no, kahit anong laki ng bagyo, nakatayo ng matindi sapagkat malalam niya kung saan siya nakaugat. Nakaugat ba tayo sa Panginoon Diyos? Last week, napag-usapan natin ang bagay ng Elohim. Ano yung Elohim? Ito ay isang titulo. Titulo na nagpapaalala sa atin na mayroong spiritual beings. Ano po? Kaya ho yung word na Elohim, iyan po ay titulo ng iba't ibang spiritual beings. Pero kapag ang Israel, kapag ang tinutukoy nila ay ang Diyos, tinutukoy nila ang Diyos ng lahat ng mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, the Elohim of Elohim. Kaya siya yung pinakamatayog at walang kailanmang papantay sa kanya. Malayong malayo lahat ng Elohim sa kanya. Kaya siya ang naglikha ng langit at lupa. Hindi lang basta langit, mga langit at lupa. Napakalawak na kalangitan. Kaya sabi ng ganoon, siya ang naglikha noon. At nagpahayag itong Elohim na to kung bakit siya iba sa lahat ng Elohim. Ang mga Elohim na ibang Elohim na hindi yung Elohim ng mga Elohim, tatandaan ninyo, lahat sila ay naghahanap ng pakinabang mula sa tao. Pero ang Diyos, siya ay naglilingkod sa tao dahil sila ay community of love. Kung naalala ninyo, the plurality of Elohim, there's a community of love. Because it is a picture of triunity. Bagamat mahirap ipaliwanag ang bagay ng Trinity, yan ay nasa, makikita mo sa Bible ng maliwanag. Kaya nga yung Elohim, sabi niya, tingnan niyo Elohim, in plural form. Kasi sabi niya, then, biglang, the Spirit of God hovering. At ganun din ang sabi niya, biglang pinasok niya yung idea ng, and God said. Kaya, sa progressive revelation ng Biblia, ng Panginoon Diyos sa atin, sa pagdating sa New Testament, and the Word was with God, and the Word was God, and everything came into being by Him. So makikita nyo kagad, they are all involved. The Spirit of God, the Word of God, and the one speaking. The God Himself who speaks. Parang ganito. Pag ito nakita mo itong ballpen na ito, ito lang nakikita natin, harapan lang, kung 2D. Di ba? So nakita natin, ito ay isang ballpen. Tama? Now, but tinignan mo ito in a 3D perspective. Kinanyan mo yan ng konti. Para makita mo ng konti yung bagay na Ayan. So makikita mo, hindi lang pala sa isang ballpen. Tatlo siyang ballpen sa isang ballpen. Are you following? So yun ang idea ng pinapakita sa atin ng Diyos. Ang dimension ng Diyos napakalawak. Hindi lang 3D, hindi lang 4D, hindi lang 5D, hindi lang 7D. Di ba? Pag-umaga,
Wow, ang lawak ng dimension ng Diyos. Kaya for us to understand yung Trinity, ang hirap natin magagap. So, ganun ang idea. Kaya nga, God is love. God can never be love if there is no community of love. Kaya nga, God exists before anything else. Ibig sabihin, walang naglikha sa kanya, and he can exist because he does not need anything dahil meron sila, they are in community of love. Yun ang picture ng Diyos. Kaya when God created, let us make man in our image, male and female, he created them, laging singular na, he created them, and eventually in chapter 2, they are one. Diba? One, two, one. Para, imagine you the picture. And the breath that inside of them that gives life. Kaya ho, a picture of triunity. Ngayon, now, bakit po yan dinidiinan natin? Because that Elohim, in that picture, is generic. It's a general term. Pagdating nyo sa chapter 2, ang ganda, God showed another name. To specify, to be specific, para lalo maging specific, yung pangalan, hindi na lamang general na Elohim, as in referring to the greatness and superiority of God, pinapakita dito, mayroong kanyang specific. Tingnan po natin sa Genesis chapter 2. This is the account of the heavens and the earth when they were created. In the day that, look at the words, the Lord God. So, ito pong Lord, pag nabasa nyo sa Bible na Lord, all in capital letters, no? Kahit na yung ORD parang mas maliit sa L, pero capital in form, uppercase ang kanilang form, yan ay hango sa, ano, sa, kumbaga sa Hebrew word na Yohed Vadhe. No? Yohed Vadhe. So, Yohed Vadhe. So, kumbaga sa atin, when we read it, Yahweh. Wala talaga nakakaalam na eksaktong pronunciation kasi for the longest time after the Second Temple, hindi na nila binibigkas yan. Dahil sa isip nila, the application of you shall not use the Lord of the Lord's name in vain, taga ingat na ingat sila. So every time they read it, hindi nila binabasa. So instead na sabihin lang, ano, or Yahweh, or Yohed Vadhe, ang ginagawa nila, ginasabi nila Adonai. Yun naman po, mababasa nyo, malaking L, maliliit na ORD, Lord. Kaya makita nyo sa Bible yan, pag ganoon, yan ay Adonai. Ngayon, yung iba sa inyo, makita nyo, Jehovah Elohim, o Jehovah God. Now, yung word na Jehovah ay galing din doon sa Yahweh. Bakit? Ang nangyari, nung sinusulat nila yan, isa sa mga sa pag-aaral, nung sinusulat nila yan para hindi sila matuksong banggitin yung Yahweh or Yohe Vadhe. Para hindi nila mabanggit yan, yung pinaka-vowels ng Adonai, isinama nila yan. Parang ganito. Para mas ma-picture natin mabuti. Ito yung Adonai. Yung vowel niya, A-O-A. Kaya ganyan. So itong Yahweh, Yohevadhe, ang ginawa nila, pinasok nila ito para reminder every time na babasahin. Kaya ganyan. Kaya nangyari, Yahweh. So sa mga writings ng mga manuscripts, sa maraming kopya, Yahweh ang nakalagay. Pero hindi na binabasang Yahweh. Babasahin nila yan, pag nakita nila yan, ang basa nila Adonai. Para ma-distinguish nila, para hindi na mabanggit yung pangalang Yohed Vadhe. Kaya nga ho noon, saserdote lang ang pwedeng magbanggit yan, sa templo lang yan nagagamit. Hindi pwedeng gamitin ng ibang tao. Kaya nung na-translate na yan sa German at sa ano, naging Jehovah. Nagkakaintindihan tayo. Nobody really knows how it is being pronounced, but sa atin, for the purposes of commonality among us who believe in the Word of God, Yahweh, sa ating kakayanan natin maintindihan, it's fine. As long as we understand na ito yung Elohim of Elohim, and there is something else that God wants to reveal to us. Kasi yung Elohim of Elohim may parang ang appearance, parang distance siya sa tao, malayo sa tao. Kaya, pero itong Yahweh na ating pag-uusapan, napaka-importante. Bakit? Para maintindihan nyo, itong ang salitang ito ay ginamit ng maraming beses sa Bible. Sabi nga, sa Bible, ito yung umaabot ng mga 6,800 plus na ulit sa Old Testament. At dito lang sa Genesis chapter 2, 11 beses na inulit. Bakit importante yan? Alam nyo bakit importante? Ayan, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay? Nagkakandid na tayo. So, ito pong sa Genesis chapter 2. Pag-isipan niya, yung Lord God,
para yung flashback. Tandaan nyo, parang flashback. Kasi itong Genesis, itong Torah, sinulat ni Moises, binigay sa Israelites, nakalabas na sila sa Egypt. Nagkakandin yan. So, nung una itong pinakilala, bagamat na una mong nabasa sa Genesis chapter 2, yung Yohed Vadhe ay pinaliwanag ng Diyos sa unang-unang pagkakataon sa Exodus chapter 3, bago iligtas ni Moises ang mga Israelita mula sa Ehipsyo. Ito ang ating mababasa. Sa tagpo na yon, mamaya papaliwanag sa tagpo na yon, ang sabi ni Moses, tingnan ho ninyo, papupuntahin niyo ako sa mga anak ng Israel. At sasabihin ko sa kanila, ang Diyos ng inyong mga ama, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sabi niya, ay pinadadala niya ako sa inyo. Sabi niya, ngayon, ano ang sasabihin kong pangalan ninyo? Parang ganyan. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Sumagot ang Diyos, sabi niya ganun, Elohim said to Moses, sagot ng Elohim kay Moises, sabi niya, I am who I am. Yan yung Yohed Vadhe. Parang, kumbaga, actually, ang totoo, sabi niya, ano, parang sa Yahweh. Parang ganon, no? Kasi nung una, yung I will be with you, parang Ehe. Parang ganyan. No, ito, and he said, thus you shall say to the sons of Israel, Yahweh has sent me to you. Literally, ang ibig sabihin niyan, I will be what I will be. Later, I will explain. But dito muna tayo sa I am who I am. Now, mamaya, dito sabi niya, tinan niyo ang sabi niya, pinaliwanag siya, God, therefore, sabi niya, furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, ito sasabihin mo sa anak ng Israel, ang Yahweh, ang Elohim ng inyong mga ninuno, Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. So in other words, kung Elohim ay general, bigla niyang binigyan ng specific, itong si Yahweh, na ito, parang gano'n, itong Panginoon, itong Diyos, itong si Yahweh, siya yung Elohim ng inyong mga amain. Ayan. Sabi niya, at ito ang aking pangalan sa kawalang hanggan. Sabi niya, and this is my memorial name to all generations. Tingnan niyo po, dito pa lang, ipinapakita na ang Diyos ay beyond time. Diba? Self-sufficient. Bakit beyond time? Wala siyang past, wala siyang future. Everything is present. Sa atin, dito, kumbaga kung tayo nag-aabang ng bus, dito tayo nakakaabang, ito makita nyo, dito, sana nakatayo tayong ganyan. Ito yung present. Doon yung bus, yun ang future. Pag nandun na yung bus, past. Nagkakanin yan. But to God, sakop niya lahat yun. Walang past, walang future. Everything is present. Kasi nakikita niya lahat. Are you following? Kaya nga, I am who I am. So doon pala makita mo, wow, this God is self-sustaining. He is internal. Kaya sabi niya, tinan niyo, bakit lalong diniinan niya? My name, forever. Ito ay eternal. So hindi niyo ho yan, hindi siya yung ano lang, parang isa lang yan. Hindi, I am na siya. Kumbaga, He is forever that way. Kaya I am who I am. At kaya napaka-importante ho yung bagay na yan. Lalo nating maiintindihan yan, balikan tayo. Pag atin pong naintindihan na ito ay mayroon pong mas malalim pang kahulugan, tingnan niyo po. And I appeared to Abraham, tandaan niyo sa Genesis pa lamang, bagamat nakikita na natin yan, tandaan niyo, flashback yan. But to Abraham, to Isaac and Jacob, sabi niya si God Almighty, makapangyarihan talaga. But my name, Lord or Yahweh, sabi niya, I did not make myself known to them. Hindi ko pinaalam sa kanila, hindi pa nila naintindihan yan. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they sojourn. So sa madaling salita, hindi nila alam yun. Itong personal name ni Yahweh, talagang hindi pa nila naiintindihan ng lubos. They only know Him as their God, the Elohim, the great and mighty, powerful God. At napakaganda, at nakipagtipanan sa kanya. So in their mind, naiintindihan nila na siya si Yahweh. But they don't understand what it really meant. Now, balikan natin. For our purpose, napakalawak para alamin. Pero for our purposes, and I believe that this is important to all of us, importante sa lahat sa atin, tatlong bagay. This is very personal and relational, and this speaks about His supremacy, not only in power, but most especially, morality, or in moral. And He is a covenant-keeping God.
Nakita natin kay Elohim nung nakaraang linggo that He really makes covenant with people. Pero dito, lalong diniinan that the covenant is not only corporate, hindi lang panglahatan, kundi personal. Iisa-isay natin. Simulan natin sa personal. Tingnan niyo ho ang Diyos. Pag pinapahayag niya ang kahulugan ng pangalan, hindi lang ito pinapahayag in terms of telling people. Pinapahayag nito sa kanyang aksyon. Tingnan niyo po how personal God is. Let's look at Exodus. Naalala niyo Exodus 3? Sa una-unahan nun, ito makikita niyo nung nagpakita siya kay Moses. I am the God of your father. Dito pa lang mayroon ng I am. Pero hindi pa niya dinidiinan. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Tingnan niyo ulit. Then Moses hid his face. Tatakot. He was afraid to look at God. Takot na takot. Then the Lord said, this is the kind of God. He's very personal. I have seen, nakita ko, the affliction of my people. Basta niyo, He takes it personally. Nakita ko ang kapighatian ng aking mga tao. And sabi niya, who are in Egypt, and I have given heed to their cry. Nakikinig ako sa kanila. Di nyo, nakikinig ako sa kanila. Tapos sabi niya, at I am aware of their sufferings. Alam ko ang mga pagdurusa na kanilang pinagdadaanan. Just imagine, if this is our God, He knows exactly what you are going through. Alam niya yung problema mo, alam niya yung takot mo, alam niya yung mga pag-uusig na ginagawa sa'yo. Paano ka hindi makakapante? Kung itong Panginoon Diyos ko, hindi niya alam. Paano? Kaya nga sabi ng Panginoon, bago ka manalangin, huwag ka magpaulit-ulit kasi alam naman niya yung pangangailangan natin. Eh, ba't pa ako mananalangin? Hindi mo naintindihan, yun nga ang punto. Kaya ka nanalangin, hindi para tumanggap, para malalong ma-enhance yung personal na relationship sa Diyos. Kumbaga sa asawa, nakikipag-usap tayo sa ating asawa, hindi dahil para may bear tayo hihingin, kundi lalong lumalago ang ating relasyon. Di ba nung nanliligaw pa lang, ganoon? Parang hindi ka naman nakikipag-usap para lang may hihingin ka. Kundi meron kang gusto mo siyang lalong makilala, makapiling, makausap man lang. Parang meron kasiyahan sa iyong puso. Ganon din sa Panginoon Diyos. He knows exactly what we're going through. Kung inaakala mo na hindi alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo at mga pagdurusang dinadaaran mo, talabihin ko sa iyo, He knows. Kaya nga, sabi ng Panginoon, I have seen, I am aware. Now, tingnan niyo pa kung how personal He is. Una-unahan natin. When the Lord saw that He turned aside to look, si Moses, tumingin na. Look at the words. God called to him. Very personal, tinawag siya. Moses. Mira mo, alam niyo ba sa ano yan? Sa Hebrew, pag inuulit-ulit, may endearment. Kaya nga, di ba pag sabi, Abraham, hindi, yun ay form of endearment, pinagpapakitang parang close ako sa iyo. Wow, kilalang kilala kita. Kaya Moses. Kasi Moses, here I am. Parang gulit si Moses. What? Ako? Here I am. Yan. Look at how personal God is. He's too personal. Di ba na parang tawagin ka at endearment pa. Tuloy pa tayo. Then the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. Ano sinasabi ng Diyos? Eto ako, though personal, hindi ko inaalis that I am too powerful. And yet, look at this, He was willing to commune with people. Now, balik tayo. Alam niyo kung bakit napaka-importante yan? Ano sinasabi ng Diyos? Kung magkakapareho sa Isaiah 43, there is no God or Savior beside me. That's too personal. God deals with us personally. Gusto niya makapaniig sa atin personally. Gusto niya magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya. Napaka-importante sa Panginoon Diyos. Kaya sabi nga sa Deuteronomy, you shall therefore love your God and always keep His charge, His statutes, His ordinances, His commandments, a personal connection. Kaya hindi ito parang sama ako sa isang reliyon, wala akong connection sa Diyos, bahala na hindi. There is a personal connection. Kaya si Jesus Christ, when He revealed God to us, ang tawag niya, Our Father. When He taught us how to pray, Our Father. There is a personal connection. There is a personal relationship.
Tingnan niyo sabi ng Panginoon sa Deuteronomy rin. It shall come about if you listen obediently to my commandments, which I am commanding you today, to love the Lord your God, to serve Him with all your heart, with all your soul. And He will what? He will give the rain for your land in its season, the early and late rain, that you may gather in your grain and your new wine and your oil. Love me. I am the one who will provide for you. Diba? Kasi ano bang minamahal ng tao? Madalas yung mga ano, what will sustain us instead of the one who will provide for us. Diba? Kaya God is telling us this is something personal. Amazing God. Kaya sabi nga sa Isaiah 42, I am the Lord. That is my name. I am the Lord. I am Yahweh. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Listen to this. When you say, I will not give my glory to another, hindi yan as an numerical one, are always in the context of being a Elohim, in the context of plurality or community of love, in the context of triunity. Huwag niyong aalisin yan. Every time you read that Yahweh, there's a context of that particular picture of triunity. Mami, lalo ko pang didiinan para maintindihan natin. Now, dahil alam natin that God is too personal, amazing si God. Ito lang po recently, sa totoo lang, na-amaze ako sa Panginoon Diyos. Last Saturday, I had a webinar with some officers of different banks. Nakakagulat po. While I was doing the webinar, somebody texted me. Eh, kasi sa computer, minsan lumalabas yung notification. So, nagli-link sila. So, biglang, hindi ko pinansin. Tapos nung binasa ko, after my talks, nung binasa ko, sabi ganun, Brother Bong, or Pastor Bong, sabi niya, God was speaking to me. God was telling me. Itong kapatid na to, umatin sa Bible, talagang amazed ako sa kanya every time she prays. Talagang there is some form of kakaibang ano, no? Parang connection. Sabi niya, sabi sa akin, Lord, pag-pray ko daw ang inyong kalusugan. At hindi ko maintindihan bakit. Meron ba kayong pinaandas? At that time, wala po ako talaga nararamdaman. I was fine. Sabi ko, okay naman po ako. So far, wala naman po akong nararamdaman. Bigla sabi niya, basta sabi sa akin ng Lord eh. Sige lang po, pag-pray niyo na lang din po ako. And true enough, right after our talk, bigla akong umikot yung mundo ko. Para ako nag, yun nga yung parang yung explanation ng vertigo. Parang, wow, biglang umikot. For some reason, I don't understand what happened. Biglang umikot na, wow, ayoko idilat ang mata ko, nasusuka ako, parang anong nangyayari sa akin? Biglang-bigla lang. Walang, parang out of the blue. So, sa ano ko, nung konting ano, parang pinahinga kong konti, pero talaga madali. Tinawagan ko ulit, sabi ko, pag-pray niyo po ako, talagang totoo po yung sasabi niya, may sakit po ako. Tapos biglang, pinag-pray niya, sabi niya, tawag, sabi, alam niyo bang, iyak ako ng iyak nang pinag-pray kita kanina. Biro niyo yung duktungan, sabi ko. Then it dawned on me. Biglang, bigla lang pumasok sa akin, naalala ko si Jesus, telling Peter, nagpaalam si Satanas sa akin para, ano, parang salain kayo na parang pagsasala ng mga trigo. Sabing ganoon. Pero I prayed for you para yung pananampalataya hindi mabuwag. It dawned on me all of a sudden. Sabi ng Lord sa akin, anak, mahal na mahal kita, alam ko exactly nangyayari sa'yo, kaya naman, mayroon na akong sinabi mag-pray para sa'yo kasi I allowed it. This time somebody asked permission and I allowed it. But I want you to be victorious with it. Kaya pinag-pray, ano, inutusan ko yung kapatid mo para ipag-pray ka. And so, hindi ko sinasabing na wala na ako ng sakit. But the following day, I have another webinar and amazingly, tinawid ako ng Diyos. And I consulted a doctor after a while, after praying, so much praying, para ginaguide din ako ng Diyos who to call, what to say, what to ask. And dahan-dahan, hindi ko, patulad din ni Pedro, hindi sinabi ng Diyos, bagamat nagpaalam, pinag-pray na kata, okay na, hindi. Dumaan talaga siya doon. But he came out victorious. Are you following? God is so personal. Kaya ang sarap nang meron tayong community, meron tayong small group, meron tayong church na kinabibilangan kasi there you will exercise the gifts of God and you can sense, magsisense mo yung personal touch ng Diyos. Ganun ang pinakita ng Diyos sa atin. Tinamo sabi ng Panginoon, I have seen the affliction of my people. Kaya sabi niya ng Lord, eh, ba't hindi mo tinulungan? Ba't hindi? Kaya nga kita pinadadala eh. Oh, naintindihan nyo? God is using His people. God is using, He is very much involved. Hindi siya yung malayong Diyos, unlike yung mga paniniwala ng mga deists, that they believed in God, but God is so far away. But here, God is so personal. Yun ang idea that I am
who I am. I am this to you. I see you. I care for you. I love you. Yan ang ating Panginoong Diyos. That is our Yahweh Elohim. Ang pangalawang bagay, hindi naman ito, di ba, pagkamisan, pagka mahal mo isang tao, parang we tend to take them for granted. What I'm saying is this, pagka masyad, naging love mo, familiar mo, parang minsan, pa-body-body na lang, ganyan, kahit sa tatay mo, I love you daddy, but minsan, ang daddy mo, bite-bite, parang naging ka-body-body na lang, nawala na yung element of respect. Kaya dapat nating maintindihan that our God, bagamat personal, hindi dapat nating naintindihan, hindi nawawala yung supremacy ng kanyang power and more so for morality, morals. Now, tingnan nyo po. Kaya, anong ibig sabihin nun? Tingnan nyo, ha? Papakita ko sa inyo. Tingnan, balik tayo kay Moses. So, ito si Moses, nakita niya. But prior to that, you need to understand something. Sabi niya, I am who I am. Balikan ko yung sinabi sa inyo. Ang literal meaning yan, I will be what I will be. What I'm saying is this, nandun na siya sa pinaka-extent. Kumaganyari, kung naglalaba ka, ito puti. Okay? Pero ano bang gusto mong ma-achieve? Yun, yung puting puti. Parang ganyan. So, this is what it will be. Ganyan, it will be. Yan, yun, yun, yun. Kasi ganyan, sabi niya, I will be what I will be. In other words, ako na yung ultimate. Ako na yung extent. Yan. Ganun ang kanyang supremacy in its moral. Ako na yung extent. Kaya nga pag sinabi mo, kunyari, yung tao, nakasama mo sa, halimbawa sa, sa dorm. Kunyari, nakasama sa dorm. Ang bait niyan. Yung tao na yan, hindi siya yung mabait lagi. Maaring mabait yan ngayon, bukas, pero isang araw, pag nainis yan sa'yo, hindi na yung mabait. Are you following? When God says, I am good, He is ultimately good because I will be what I will be. Ibig sabihin, yun na yung todo. Hindi na yung nagbabago. Hindi na yung bababa. Wala nang i-improve. Yun na yung todo. That's exactly what it means to be supreme. Kaya nung nakita siya ni God, kapag sabi mo, I am gracious, He is gracious, ultimately, wala nang todo na yan. Ngayon, ganyan. Kaya nung nakita siya ni Moses, tinan niyo sabi niya, He do not come near here. Remove your sandals from your feet for the place on which you are standing is holy ground. Yung ground, holy, why? Because the presence of the holy God, yung presensya ng banal na Diyos, nando doon. When you say holy, ito ang crucial nating maintindihan. Yung word na holy, okay, ito po yung kakayanan ng Diyos ng understanding ng good and evil. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon Diyos sa unang tao, kay Adam, pansinin natin, balikan, punta natin. Then the Lord, okay, Yahweh Elohim took the man and put him in the garden, ligay sa hardin ng Eden para ito ay alagaan. So si Yahweh Elohim, inutusan ng tao upang sabi niya sa lahat ng puno dito sa hardin, malaya ka, lahat ng puno, malayang kainin ang kanilang mga prutas. So, ang dami nun, ha? Hindi yan konti. Malaya ka. Isipin mo, lahat ng kalupaan sama-sama, lahat ng katubigan sama-sama. So, isipin nyo yan. Kung ito isang hardin, ang dami niyan kasi ang laking lupain yan. Buong mundo, isang lupain. Tapos, mayroong portion doon na isang hardin na parang doon siya muna magkoconcentrate. Hindi niya man kakayanin ng buong mundo, eh. Kaya nga, multiply. Diba? And fill the earth. Ganyan. So, dun muna sa simapin, ang daming puno niyan. Kaya alam nyo, hindi siya pinagkakaitan ng Diyos. Kasi kung saging lang, ang daming saging. May saba, may latondan, may lakatan. Saging pa lang yun. Paano pa yung ibang prutas? So, yan. So sabi niya, kahit ano malayang kumain. Pera, dun sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. So, madalit salita, hayaan mo na ako dyan. Huwag mo nang kainin yan, hayaan mo na ako dyan. Now, maraming nagsasabi ibang tao, ba't ganun ng Diyos? Gumawa na siya ng magandang perfect na environment. Bakit kailangan pa siya gumawa ng ganyang puno? Diba? Alam nyo, kasi ganito yan. Because God is a very relational God. Kaya nga, Yahweh. Paanong klaseng Diyos yun kapag ginawa kang robot, wala kang pamangyarihang magdesisyon? Tapos sasabihin mo, mahalin mo ko, wala kang kapangyarihang magdesisyon. Hindi, ito magmamahal yun. Kasi remote control yun eh. Ang pagmamahal, meron kang desisyon. Di ba? Meron kang desisyon. Kaya napaka-importante, ang Panginoon Diyos, dahil mapagmahal siya, binigyan niya tayo ng free will. Meron tayong karapatan to decide.
So from there, makita natin. At isa pa, gusto rin maintindihan ng Diyos, okay, mamahala ka sa lahat, ng lahat ng akin nilikha. Pero para maalala mo rin na ako pa rin yung may-ari, pumaga sa bahay, halimbawa, o sige, malaya kang tumira sa bahay ko. Okay, malaya mong gawin lahat, gawin mo lahat. Huwag na huwag ka lang papasok sa master's bedroom. Yan lang yung silid na hindi mo pwedeng pasukin. Okay? Now, pagka kinawa mo yun, para alam mo pa rin kung saan yung limitasyon mo na ikaw pa rin ay mababa sa akin. Okay? Ngayon, pag pinasok mo yun, anong inibig sabihin? Nilalapastangan mo ang ano karapatan ng may-ari. Are you following? Ngayon, ito rin ang bili ng Diyos kay Adan. Now, balita tayo ngayon. So, binigyan ngayon ng Panginoon Diyos ang kapareha si Adan. Parang kapartner niya sa trabaho. Doon, hindi na ipasa ni Adan ang maayos yung utos. Siguro, hindi maliwanag na maliwanag. Kaya, naglalakad sila sa hardin. Ala, pumasok sila at ito na yung serpent. Ito na yung kwento ng serpent. Chapter 3. Now, the serpent was more cunning than any animal of the field, which the Lord, Yahweh Elohim, had made. And he said to the woman, talaga bang sabi ng Diyos na huwag kang kakain ng kahit ano sa puno, di ba? Ng bunga ng puno sa hardin. Yung kahit ano, parang sobra naman, extreme naman yun. Kaya sabi ng babae, hindi naman, from the fruit of the trees of the garden, pwede naman kami kumain. Kaya lang, yung sa gitna, sipin nyo, gitna pa yun, ha? Ibig sabihin, sasadyain mo yun para pumunta ka doon. Huwag pumunta sa gitna, siguro pag nag-uusap sila, naglalakad sila, patungo, dinadala sila roon. So, hanggang sa, ito na, itong serpent na to, itong diablo na to, talagang walang ibang gustong gawin to. Ito talaga para sirain. Kaya pansin nyo, ito yung klase ng Elohim. Ito yung klase ng Elohim na pakinabang lang nilang iniisip, hindi yung pakinabang mo. Si God, because He is a holy God, ang iniisip niya, ano yung pinakamabuti para sa'yo? Are you fine? Kaya sabi niya, huwag mo itong kuning bunga na to, kasi this is not good for you. Kaya God is very concerned. Pero ang mga ibang Elohim, tulad ni Satanas, itong serpent na to, wala itong totoong, wala itong totoong malasakit sa atin. Akala lang natin nagmamalasakit. Now, bakit ko nabanggit na Satanas? Kasi ganito yan sa Revelation. Siya yan, the serpent of old, who is called the devil and Satan. Napansin niyo po? Kaya sabi niya, who deceives? Hindi lang yan. Tandaan niyo ha, ganyan ang ginagawa ni Satan. Niloloko niya ang lahat ng sangkatauhan. And kadalasan, ang style niya, pagsisinungaling. At yung pagsisinungaling, makikita niya sa maraming forms. Yung minsan, basta maraming forms siya yung pagsisinungaling. Ine-exaggerate, o kaya, sinosobra yung kwento, hindi naman totoo, ganun. Parang ganyan, naglalagay siya, nagdadagdag ng informasyon na hindi naman kailangan, o hindi naman kasama doon, wala naman talaga doon, nilagyan lang, o kaya binabawasan. Ganun ang ginawa ni Satan. Dinagdagan niya, sabi niya ganun, talaga bang, di kayo pwede kumain ng kahit anong bunga sa puno? Ganyan, ganun ba? Hindi naman. Nadari naman si Eva. Kasi sabi niya, hindi, yun lang nasa gitna. At ni hindi nga pwedeng hawakan. Yan. Ito nga si Satanas. At dahil niloloko nito, naging ano na nga eh, dragon eh. Naging dragon na. Lumaki na lumaki sa dami niya nang naloko. Now, tuloy tayo sa Genesis. So when the woman saw that the tree was good for food, ba nakita niya? Sarap mong tingnan ah. Alam niyo, walang tuksong hindi magandang tingnan. O kaya masarap tingnan. Parang, ang galing tingnan. Hindi ganun. Ang tukso yan eh. Ngayon, ito. And that it was a delight to the eyes. Wow! Sabi niya, and that the tree was desirable to make one wise. What? Parang wow! Tatalino ako rito. So napansin niyo, mayroon ng form of greed. Magkaroon na ng parang, alam niyo na yung mga pasok ng Diablo eh. Pasok ng Diablo, una, sa tingin. Tapos kaya, lust of the eye. Di ba? Sabi, you will become proud. Napansin niyo po yung mga, kaya may lust of the eye, good for food, lust of the flesh. Maliwanag na kagad. Di ba? Kaya sabi niya, desirable to be one wise. So, she took some. Kinain. Oops. Etong si Adan nakatabi. Oops. Wala nangyari. Siguro, dahil kasama naman niya, hindi nagsasalita. Ayan. Na-curious. Ayan. Kinain din. Samantalang sa kanya yung responsibilidad, sa kanya inutos eh. Pagkakain niya, yung mata nila biglang pug nabuksan. And they realized they were naked. Doon nagsimula ang ano. They were naked. Pansin niyo ang kasalanan ha. You begin to be so self-conscious. Nung dati hindi mo naman naiisip kasi you're just conscious of God and His responsibility. Ngayon naging conscious ka for yourself. Na inisip mo lagi sarili mo, yan kasalanan niya, pahayag na ng epekto ng kasalanan na yan. Kasi sabi niya, nagtahi siya ng fig leaves,
at sinuot. Na naglayo kagad, tinakpan kagad. Waist coverings, talagang yun ang concern nila kagad, tinakpan kagad. Then, they heard the sound of the Lord. Na dating ang saya sa nilang magkasama pa narinig si Lord. Uy, dito si Lord. Dito, bigla na silang nagtago. Hid themselves. Nagkaroon sila ng kahihiyan. Nagkaroon sila ng takot. Dito nagsimula yung mga masasamang pakiramdam. Yung mga negative emotions na tinatawag na parang, wow, biglang, takot, kahihiyan. Kaya yan, because of sin. And every one of us, we have that kind of, kahinaan. Kaya nga, kung gusto mong manira ng tao, hihiyain mo. Kung gusto mong ganun lang gagawin mo. Kung gusto mong sumira ng ganyan ang epekto ng kasalanan. Natuloy tayo. And sabi niya, nagtago sila sa Lord. Can you imagine yung Lord na nagpapahayag ng kanyang sarili bagamat siya'y makapangyarihan? Bigla mong pag nagtataguan, as if kala mo makakapagtago ka. Eh, ang Panginoon naman, napakabait, hindi siya agad-agad. He's trying to show us the way he relates with people. And sabi niya ganun, narinig po namin ang tunog niyo, Panginoon, Yahweh Elohim, na naglalakad sa hardin. Ang ganda-ganda ng panahon, ang cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord. And sabi ganun, and called him, "Saan ka?" Napansin niya si God, "Saan ka?" Pansin niya yung puso ng Diyos, parang alam niya naman kung saan siya. Pero binibigyan niya ng pagkakataon, "Alika, saan ka?" Ang sabi ng Lord, narinig kita natakot ako. Hubad ako, kaya nagtago ako. Napansin niyo po? Natakot ako. Alam niyo yung kasalanan? Sa una, parang enticing, sarap, ganyan. Pero pagkatapos mo magawa yun, grabe, parang gusto mong magtago, hiyang-hiya ka, na parang kakahiya, ano ba to? Pero sa totoo lang, huwag ka na magtago sa Diyos. Kaso ito, pinapahayag lang ng Diyos, sinasalamin ng Diyos ang epekto sa atin at pinasalamin ng Diyos ang normal nating ginagawa. Katuloy, hindi tayo maayos. Sabi, sino nagsabing ikaw ay hubad? Kinain mo ba yung pruta sa puno na sinabi kong huwag mong kainin? Yung binibigyan siya lahat ng pagkakataong umamin para maamin niya at magkaroon siya ng sense of responsibility. Doon pa lang kita niya nang hindi niya na alam ang tama at mali. Alam mo nang nawala yung sense of holiness. Sa halip na aminin niya, to take responsibility, ito nangyari. Ano sinagot niya? Yung babae kasi. Babae, totoo ba yan? Yung ahas kasi. You see? They started to blame one another. Alam nyo, ganyan tayo pa nagkakamali, nagkakasala. We don't want to own it. Ayaw nating aminin tayo yun. Sisisina. Siya kasi, inakit niya ako Siya kasi, tinulak niya ako Kaya tuloy, hindi tayo, kaya sabi ng Lord, pag itinatago mo, hindi ka maliligtas. Kaya nga, hindi ka mapapalaya. Kaya ganun ang inaantay ng Diyos sa kanila, aminin ninyo, but despite kung yung knowledge sila of right and wrong, wala silang capacity to do what is right at that moment. Kaya sabi nila, because of that, anong consequence? There will be pain. There will be suffering. Ano sabi ng Lord? Curse is the ground because of you. Susumpain ang lupain dahil sa'yo. At mahirap na pagtatrabaho, kakainin mo lahat ng bagay. All the days of your life, yung pain. Wow. Dahil merong thorns and thistles, it shall grow for you. Ngayon talagang lahat ng tanim dyan, talagang pagpapawisan ka. At kung sa alikabok ka galing, sa alikabok ka rin, babalik. Kapatid, anong sinasabi ng Diyos sa atin dito? Ang Panginoon is giving us all the chances. Dahil siya'y holy God, supreme in morals, He knows what is good and what is bad. Wala siyang choice, but He had to let these people go. Pinaalis sila, but God is so gracious, kumuha pa rin siya ng tupa para to show them that there is still hope for you. Dinamitan sila at pinahayo. What God is saying, minsan isang araw, I will clothe you with myself. But this time, you have to understand, I am a holy God. Hindi ko pwedeng bigyan ng puwang ang kahit anumang bagay ng kadiliman o karumihan sa aking presensya. And just imagine, ito yung Yahweh na sobrang holy, willing
to relate with us. Now, can you now imagine anong klaseng Diyos siya? Can you now imagine na amazing ang ating Panginoon Diyos? That He is holy and yet willing to relate with us. Kaya naman, sa ikatlong bahagi, ang sabi nga ng Panginoon Diyos, alam nyo, to some of us, nakakatakot talaga ang holiness ng Diyos. But kung maintindihan lang natin talaga yung beauty ng holiness, doon mo maintindihan na walang puwang ng kasakiman ng Diyos. Walang puwang ng anumang masamang motibo o dilim sa Diyos because He is holy. Kaya nga sabi ho ni God, I also want you to be holy for I am holy. Kasi pag holy ka, you're desiring others' goodness, hindi destruction. Holy. You are to be unique. You are to be set apart. You are to be different. Sa halip na ikaw ang nagtatrabaho out dahil sa hiya, ikaw hindi, nagtatrabaho kayo dahil sa gusto mong kaluwalhatiin ng Diyos, ibang-iba na. You're becoming unique. You're becoming different from the rest of the world. While lahat ng tao, they're working for what? To sustain themselves. But you work for God's glory. Ibang-iba na, hindi na pasarili. Well, ganun ang holiness. When God said, be holy for I'm holy, that is exactly what He wants us to say. He wants us to understand. Hindi tayo looking to be loved. We are to love because we've already been satisfied with the love of God. Kaya nga sabi ni Stephen Charnock na naganda, power is God's hand, omniscience is I, eternity is duration, but holiness is His beauty. Yung ganda ng Diyos, parang wow, but hindi natin kaya in our sinful state. Kaya naman si Isaiah, nung nakita niya si God, ano sabi niya, yung kanyang pinaka-best, ano na, yung quality niya, yung to speak, biglang nakita niya, napakarumi pa rin sa Diyos, I am a man of unclean lips upon seeing the holiness of God. Yeah, friends, this is the beauty of our God. He is holy. And yet, look at the third thing that I want to emphasize with you. He is a covenant keeper and faithful God. Why? Remember the word, I am who I am? Hindi ako magbabago. I will be what I will be. Hindi na ako magbabago. Kaya sabi niya, this is something to show you that I am faithful. Hindi ako nagbabago. Nung kinatagpo ni God si Moses, look at this. Itong sabi ni God, so God heard their groanings. God remembered. Look at the words, His covenant. Hindi siya yung nakakalimot. Kaya yung word na remembered, just to show us, para maintindihan natin His heart, hindi niya nalilimutan ang kanyang tipanan, covenant, or pangako. Yung pangakong may tipanan. Ganyan, sabi niya, with Abraham, Isaac, and Jacob, nakita ng Diyos ang anak ng Israel, at pinansin sila ng Diyos, took notice of them. Bino mo, a very huge, a powerful God. Papansinin pa ba nito? Ang lit-lit lang itong mundo na to? Di ba? Kumbaga kung buong universe, sa kamay niya lang, lit-lit, ba't ka pa papansinin? You will now understand anong klaseng Diyos ito. He's a Yahweh, both transcendent and immanent. Talagang siya yung talagang willing to be with us. Kaya nga, Yahweh, He is a covenant-keeping God. Now, kaya tuloy tayo. Now, furthermore, tignan nyo, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, my name for, hindi ko ito pinakita sa labat, but this is my name forever. He will be the same forever. Kaya nga, pansin nyo, picture ni Jesus, He is the same yesterday, today, and forever. It's an expression of Yahweh, I am what I am. I will be what I will be. Tuloy tayo sa Exodus 3:8. Sabi niya, so I have come down to deliver them. Look at the words. Yung covenant niya, naalala niya, pupunta ako para iligtas sila. The power of Egyptians to bring them up from that land to a good and spacious land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusites. Ano siya sabi ni Lord? I have plans for you. Yan yung Yahweh. So personally, covenant keeping, I have plans for you. Parang sa asawa. Huwag kang mag-asawa, wala kang plano sa asawa mo. Parang, pakasal tayo dahil mahal na mahal kita. O ngayon, anong susunod mo gagawin? Basta, aanakan kita. O ngayon, anong gagawin natin? Bahala na. Ganun ba yun? Hindi pwede. Kailangan, alam mo, meron kayong patunguhan. Ganun din sa Diyos. Because I am a covenant keeping God, this is my plan for you. I will bring you to good and spacious land. Land flowing with milk and honey. Wow! Ibig sabihin, fertile land. Maging ang mga halaman nandoon, marami dahil talagang pati yung mga hayop mabubusog dahil sa maraming damo silang makakain.
At like, siyempre, may flowing, ano sila, fertile silang lahat. Now, amazing. E paano naman ito mga Canaanite, Hittite, Amorite? Wala bang malasakit si God sa kanila? Noong Genesis chapter 15, tingnan nyo, noong nag-usap sila ng Panginoon Diyos, know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs. Tukoy ang Egypt. They will be enslaved, oppressed for 400 years. Alam na ng Diyos. Genesis 15 pa lang, alam na ng Diyos. Tagal na panahon na yon. But I will also judge the nation whom they will serve and afterward they will come out with many possessions. Alam ng God, complete plan. Now, as for you, sabi niya, you shall go to your fathers in peace. Ibig sabihin, mamamatay ka. Sasama ka sa iyong mga amain. And you will be buried at a good old age. Then, in the fourth generation, can you imagine ang tagal? They will return here for the iniquity of the Amorite is not yet complete. Anong pinapakita ng Diyos? He is so slow to anger. Sabi niya, the reason why, kasi itong titigas ng ulo, kaya naman sila aalisin ko, lulupigin ko, because I am a just God. I will not let go the guilty unpunished. I will punish them. Yes, Yahweh is loving. Yes, Yahweh is very personal. Yes, Yahweh, but Yahweh is supreme in moral. Kaya, pero ang sunod doon, sabi niya, teka muna. Inintay ko nga sila eh. I'm still giving them hope, but they're hopeless in a sense, in their character. They chose to do evil. Para maintindihan yung gano'n sila kasama, ino-offer nila anak nila, sinusunog sa apoy para i-offer sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Molek, Baal, ganyan. Iba-ibang Diyos-Diyosan. Iba-ibang Elohim. Hindi yung Elohim of Elohims. So, balik tayo. Kaya now behold, sabi niya, the cry of the sons of Israel has come to me. Furthermore, I have seen the oppression that which Egyptians are oppressing them. Kaya sabi niya, therefore, come now, I will send you to Pharaoh. Yeah? Kaya minsan sabi niyo, bakit si Lord walang pakialam sa mga nagsasuffer? Kaya nga pinapakita ko sa inyo. Kaya nga tayo may CCF tulong tayo, pinakita sa atin ng Diyos, tulungan natin sila. That's how God operates. He is here, there, wanting to help you. Kaya nga, you help one another. Kaya pasin sa Acts, look at how God provided for the needs of His people. Wala sa kanilang may pangailangan because everybody gives whatever they have to the Lord. Whatever God deals with their hearts, they're willing to give. Ganun ang love. That's how God operates. He will use His people. Diba? Now He's using Moses. That I'm sending you. Kaya, huwag mo sisihin si God. Kaya, sisihin natin yung selfishness natin. Hindi si God. Now, ito pa, bago tayo mag-end, I just want to show you something. Si God, sabi niya sa Exodus 34 verse 6, then the Lord passed in front of him and proclaimed, the Lord, Yahweh, the Lord God, Yahweh, Elohim, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth. Sabi niya, who keeps loving kindness for thousands. Amazing. Who forgives iniquity, transgression, and sin. Ano niyo kung kailan ito sinabi? Pagkatapos ng Exodus 32. Remember, Exodus 32, they worship the calf, the golden calf. Unang-unang utos ng Diyos, do not make any other image. There will be no other gods beside me. Sinuway nila. Sinuway nila. And God destroyed some of them who did not repent. And sabi ng Lord, biglang pinaalala ni Lord sa kanya, alam nyo, maawain ako, mahal ako, ano ko, may covenant keeping ako, kaya loving kindness, kesed. Loving kindness, it's a covenant keeping, it's a covenant love I have for you. Hindi kita basta, parang kasal, it's a covenant love. Kaya sa Panginoon Diyos, walang divorce sa idea niya, sa pag-aasawa, walang hiwalayan. What God has put together, no man can put asunder. That is exactly what He wants us to understand about Him. His relationship with us. Kaya He gives favor to a thousands. Wow, amazing. Pero, nakakapagtaka, but I will not let the guilty unpunished, sabi ng Panginoon Diyos. Bakit? Sabi niya, and to, ano, sabi ganun, visiting the iniquity of the fathers on, yan, on the third and the fourth. Now, yung generation, wala sa original yan, sa Hebrew, wala yung generation. It's the picture like, by threes and fours, yung sa Proverbs, naalala nyo, yung parang, the leech has two daughters, mga ganyan, there are three things that will not be satisfied, or four things that will not say, yung threes and fours, ganyan. In other words, kahit anong daming kasalanan yan, threes and fours, I will not let them go unpunished. But the only way to avoid that is for us to come to Him. Yung word na
ano, forgive, to pick up our mess, to forgive us. Kaya mapapansin sa Genesis chapter 2, some repented, but some went on their way. Nagtuloy-tuloy siya sa kasalanan nila, and they will never go unpunished. Hindi yung generations, bakit? Ngayari, ako, nagkasama, nagkasala, yung anak ko, ano rin, hindi ganun. Kasi sabi ng Lord, naalala niyo, fathers shall not be put to death, sabi niya, for their sons, nor shall be put to death for their fathers. Everyone shall be put to death for his own sin alone. So, naintindihan niyo po ibig sabihin? So, God is so powerful. Now, so sabi niya, you need to ask, but I will pick up your mess. And alam niyo ba, ibig sabihin na ng Lord, when He made that covenant, and up to today, He does that with us, ginagawa ng Diyos yan sa atin, paano? It's a blood covenant. With this blood, this is my new covenant. And yun ang covenant ni Jesus sa atin. And here is Jesus Christ, too wonderful. When He forgave us, He picked up our mess and nailed it on the cross to experience the personal, relational, powerful, holy, covenant-keeping God, Yahweh, Elohim. Kaya itong tanong ko, naintindihan mo ba ang ganung pag-ibig ng Diyos? Allow me to end with this. Meron pong isang lalaki na karpintero. On that particular day, doon po sa kanyang ano, mga crate, inalagay niya lahat ng crate na papadala po sa mga orphanages sa China. Nung pauwi na ho siya after nagawa niya lahat yon, hinahanap niya yung kanyang salamin. Sabi niya, asan yung salamin ko? Hindi niya po mahanap. Sabi niya, asan yung salamin ko? Sabi niya, biglang iniisip niya, saan ba nailagay? Saan ba nailagay? Biglang naalala niya, naku, baka nailagay ko sa loob ng mga packages, sa crate. So to make the long story short, bili na lang siya ng panibagong salamin, at ito na. Sabi niya, grabe naman, labo, sayang salamin, mahal-mahal pa naman salamin. Siyempre, ganun, no? Doon nakarating na ngayon yung package. Later on, itong missionary umuwi sa kanila sa Amerika, at nagkwento during their forlaw, nagkwento sa church, nag-testify. Testify siya, sabi niya, alam niyo po, sabi niya, napakabuti ng Diyos, because of you, na-provide po yung mga pangailangan namin sa orphanages, sa bahay ampunan. But isa sa lahat ng aking ipagpapasalamat sa Diyos at sa inyo, yung pinadala niyong salamin. Kasi unong talagang nagkakaroon na ng pag-uusig, nagkakagulo-gulo na po, nawala ho pa yung salamin ko, nasira po, at sobrang sakit po na ulo ko, matagal na po nun, and I prayed to God. And alam niyo po ba, nagpadala kayo ng salamin at eksaktong-eksakto sa akin. Kaya sobrang thankful ako. Nung sinasabi niya yun, yung mama, yung karpintero, na nagre-reklamo nung una, nandun sa likod, iyak ng iyak. Kami ng mga tao, wala naman kami pinadala ng salamin ha. Tinignilang listahan, walang kami pinadala ng salamin. Habang yung tao naman sa likod, iyak ng iyak. Alam niyo bakit? God is too personal, so powerful, so holy. He thinks of what is best for us, and He always keeps His promise because He is a covenant-keeping God who took care of His children. Ano sabi ng Lord? You seek Him first, He will provide for everything they need. Kahit walang binigyan ng salamin, ito parang nawalan, pero hindi niya alam, ginamit siya ng Diyos katulad ni Moses. I will use you because I see the oppression, the difficulties, the suffering of my people. Nakikita ko ang kanilang pagdurusa. Kaya mga kapatid, ang tanong ko'y ganito. Is your God talagang personal sa iyo? O para lang siyang Diyos na napakalayo and we're just doing our thing here on earth, bahala na tayo. Nga pag may problema tayo, wala tayong pangalang tatawaging Yahweh. Kaya may I remind you, ang ating Diyos ay Yahweh Elohim. At pinakita yan ni Kristo Jesus. Siya ba ang iyong personal na Diyos? Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Tayo po'y manalangin. Kapatid, kung hindi pa si Jesus ang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, why don't you invite Him in your life? At through Him, you can approach the Father. Kasi siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At walang makaparoroon sa Ama kundi sa magitan niya. At ang banal na Espiritu will help us, the Comforter, will the Parakletos,
to pray before God, to say at sabihin kung anong dapat natin sabihin. Aminin natin pangailangan natin kay Yahweh. Aminin ting malayo tayo sa Kanya. Aminin natin, Panginoon, kailangan ko po kayo. And God, thank you that you revealed yourself to me. And I pray, O God, that take over me. Lord, lead me. Lord, I serve you and I worship you, for you are my Yahweh Elohim. You are my God. You are my Lord. In Jesus' name we pray. Let me pray for everybody. Father God Almighty, we thank you that you care for every one of us. Kilala nyo kami. Alam nyo ang aming mga pinagdadaanan. Alam nyo ang aming mga ginagawa. Concern kayo sa aming mga kapigatian. Concern kayo sa mga tagumpay. Kaya Panginoon, hiningi ko pang bawat pamilyang we represent that we may truly honor you and trust your name, na kahit anong mangyari, we will call upon you, for you are our Lord and Savior, and you are our Father, a personal relating God, Yahweh Elohim. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At kung sakaling kayo po'y natulungan ng mensaheng ito, nais ko po kayong kumonekta po sa amin. We are very much willing. We are all one body. Now we are to help one another. Magtulungan po tayo. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. At ito po ang ating pong link. Ngayon naman po, huwag muna po kayong aalis sapagkat meron tayong fast track. Baka may mga katanungang kayong daladala sa puso at doon ho matanong at doon ho maaring masagot. Kaya abangan po ninyo. At mamaya po, bibigyan ko rin kayo ng mga katanungang ating pong magagamit o mungkahing katanungan na magagamit para po sa ating pong pag-uusap-usap at pagtatalakay sa ating pong inaral ngayong pong araw na ito. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos.